Magandang buhay mga Kerp. So nagbabalik tayo ngayon para sa panibagong YouTube video. Ayan, nandito tayo ngayon sa Taurus Bike Shop. Ibabike check natin tong bagong dating nila na Pinewood Lancer 2.0. Ayan, so nakaraan mga Kerp, nagbike check tayo ng Pinewood Lancer 1.0. So sabi na nga ba, meron darating na bagong version nito. Na kaya ito na ang ating Lancer 2.0. Pero bago ko simulan ng bike check mga Kerp, ako nga pala si Archery. Kumagawa ng bike check videos, bike repair tips, bike unboxing. At yan to. So ano pa hinihintay natin mga Kerp? So simulan natin ang bike check nitong Pinewood Lancer 2.0. So ayan mga Kerp, simulan natin ang bike check nitong bagong model or bagong version ng Pinewood Lancer, ang Pinewood Lancer 2.0. Ayan, bago ko simulan nga pala mga Kerp, tumitimbang nga pala itong gravel bike na ito ng 12.4 kilograms. Ayan. So, nasa kalagitnaan siya ng timbang ng road bike saka ng isang mountain bike. Kaya siya tinawag na gravel bike. Ayan, nag-iimbento na naman tayo. Ayan. So, ang frame natin mga ka-erp at ang fork ay made from aluminum 6061. Ayan, nakalagay na dito mga ka-erp. Ayan. At ang size ng ating frame ay 47 centimeter. Mula dito hanggang dito. At ang ating top tube ay 50 centimeters. So medyo may kalaitan itong gravel bike na ito. So palagay ko parang hindi pa bagay sa akin to. Nakasa 5'7 ako mga kerpe. Pero sa paningin ko, naliliitan ako. Ayan. At syempre, smooth welding yan mga kerpe. Smooth welding dito. Smooth welding. Pagdating dito, may uod ng pagkaka-welding dito. Ayan. Oh, ang ganda, 'di ba? Oh. At ito napansin ko dito mga Kerp, ang haba ng top tube niya. Sinukot ko to, 150 mm ang haba. So talagang nahahabaan ako. Mahaba talaga siya at taper diyan mga Kerp. Ayun, oh, may logo ng Pinewood. Water decals ito mga Kerp. Ayun, ang haba talaga oh, kung titingnan niyo. Oh. Tapos internal cabling, isa rito. At dalawa doon. So, single dito at dito pares. Ang sarap ng pares ngayon, lalo mainit. Yan, tingnan natin kung saan lumabas. Ayun, may isa, dalawa, tatlo. So, Tito Vic and Joey yan. Si Tito Vic and Joey yan. So, internal cabling tayo. At ito pa, isa ko napansin mga Kerp. Ang payat dito, tapos dito ang taba. Oh, di ba? Oh, ang laki dito. Yan. Oh. Tapos itong seat stay natin dito kay top tube naka-welding, naka-dikit. Hindi siya rito kay seat tube. Galing ako, kakaiba talaga siya, promise. Ayan, pababa rito hanggang dun. Triple butted aluminum technology ang ating frame. So ang ganda na nito guys. Tatlo na ang pwedeng umupo rito kahit ganito to. O, diba? At ito mayroong bridge. So dito pwede ka maglagay ng bike rack. Ayan. So, speaking of bike rack, may bike rack ka rito. Tapos, meron ka rito lalagyan na ng tools o kaya battle cage. Meron pa rito. Meron pa dyan. At meron pa din dito sa ilalim. At, syempre, meron pa rin dito sa tinidor at sa kabila. So, ang dami mong pwedeng lagyan ng kung ano man yung pwede mo ilagay. Pwede rito bag. May bag dito. May tools dito. Ayan. Tapos mayroon pa rin bag dito. Tapos may dala ka pa rin ditong bag. So bagay na bagay itong gravel bike na ito sa mga nagbabike packing. Yung mga nagbabike na hindi lang isang araw. So may dala silang tent. Sarap siguro. No? Ano? Oh. Yeah. At syempre meron tayo ditong dropout. Napapalitan yan. At ang chain, ang ano natin, nakalimutan ko na tawag dito. Basta tube. Nakakalimutan tayo na sa tube yan. Ayan o. Yan. Meron ditong film, protective film to para hindi kaagad-agad na babaklaan, gagasgasan ang ating frame. Tapos may nakalagay na gravel RX. Ayan. Water decals din ito at ito dumahan yung kable ng RD at ayun yung kable ng ating preno sa likod. Ito naman mga ka-erp, ang sexy, ang daming bewang. Isa, dalawa, tatlo. Ayan. Wala siyang bridge mga Kerp. Wala oh. Yung FD niya, ayan, pang drop.
Ano to? Downpull. Ayan, downpull. So, yun lang yung napansin ko sa kanyang frame, mga Kerb. Dito tayo ngayon sa tinidor niya. Ang tinidor niya, ganun pa rin kagaya na sinabi ko kanina, made of aluminum 6061. Tapered din to. Tapered yung steerer tube ng ating tinidor. Tapered yung head tube. So, ang ganda nito. Tingnan nyo. Oh, pine wood. Ang lapad dito. Lapad. So, ang tibay siguro nito, nitong frame na to, kasi nga bagay na bagay ito sa bikepacking. Kwento sa akin mga Kerb, sa mga nagba-bikepacking daw, ang bike nila umaabot daw ng 20 kg pataas. Kasi ang dami nilang accessories na dala-dala. Meron yata sila ritong ano, rack pa dito sa harapan, tapos may rack pa sa likod, tapos isang katutak na bag. O, di ba? So, ang lakas siguro ng tuhod ng mga nag-ano, mga nagba-bikepacking, sa lalo itong mga nag-gravel bike. Ayan. Haba ng kwento natin, ano? At dito tayo ngayon sa hubs. Ang hubs natin ay Novatec D761 SBT. Ang haba. Made of alloy yan. Quick release. Sealed bearing lorry. Ayan, sealed bearing to. Ayan, mga ko. Baka lang ating spokes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Uy! Tama ba? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 28 holes. Ang ganda nito, mga Kerb. At ang ating rims ay double wall alloy na may tatak na pine wood. Ito, mga Kerb. May sticker siya na pine wood, oh. Yan. At ang ating gulong ay gulong na kinuha sa kotse. Ayan, Innova Pro 700 by 40C Stampede. Nakakatakot to. Baka ma-stampede ka rito. O, di ba? At ang knobs nila, mga Kerb, tingnan nyo kakaiba. Dito, medyo malaki-laki konti. Dito, liliit. No, di ba? May small tapos may medium. Biglang ganun, ano? At sa kabila, ganun pa rin. No? Batek ang ating hubs. Quick release. Seal bearing. Dito sa likod, tingnan natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ganun pa rin. 28 holes pa rin. Baka lang ating spoke. Aluminum alloy na double wall na rims na may sticker na pine wood. At gulong na Innova Pro 700 by 40C is stampede. Ayan. Gamol yata ito, mga Kerb. Paki-correct naman ako. Eh, hindi ko talaga ma-ano yung mga gumball, yung mga wall na yan. Ayan o. At, uy, ang ganda ng ating RD. Uy, ang smooth. Ang tahimik, mga Kerb, o. Para kang pinaghihili, masarap nito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, kita nyo naman. 11 speed na gravel bike. Sunshine SJ ang ating cogs. 11 to 42, tingnan natin. Kung hindi ako nagkakamali, oy, tama tayo. Pwede na tayong manghula. 11 to 42, 11. Uy, 12 speed yung ating RD. Baka nagkamali lang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sa mga Kerb, tama ang bilang natin. 11 yung ating cogs. Yung RD natin ay 12 speed. So, compatible daw ito sa 11 na... Kags, ayaw nyo na mga Kerb, pwede na kayong mag-upgrade sa 12-speed na Kags. Pero sa ano nito, sa specs nito, yung kanyang stock, 11 na Kags, 12-speed na Diore. Itong Diore natin mga Kerb, ito yung may clutch. Kung hindi ako nagkakamali, 6100 ito. Ayan. Or, hindi ko kasi masilip mga Kerb, yung model na itong Diore natin. So, pa-comment na naman mga Kerb kung anong model ng ating Diore 12-speed na may clutch. Ang ganda. Ang laki ng pulley niya mga Kerb, oh. Oh, oversized. Pati dito, oversized. Ang laki talaga, promise. Ayan. So, kayang-kaya to ng 50 teeth yung pinaka-malaki. Ayan, oh. At syempre, ang kadena natin ay YBN. Ayan. Ang ganda. Silver na silver. Ang linis tingnan. At ang crankset natin, nakita ko na yung kanina eh. Pro Wheel Forge RPL TT. Ayan, ba't may TT pa? Anda, time trial. Hello, biglang gano'n, no? Aluminum alloy ang ating crank arm, 170mm. Siyempre, hollow tech yan, removable chain ring. Ayan, no? Yung chain ring natin mga Kerb, dalawa. Bakal yung maliit na 34 teeth. Tapos, aluminum yung malaki na 46 teeth. So, laban na laban to mga Kerb. Ayan. Hindi ka rin may iiwan na dito. 46 saka 34 eh. No, di ba? No? Ayan, BCD 110
millimeter. Hello. So, ilan to? 1, 2, 3, 4. Ah, ang chainring nito pang mountain bike, mga ka-erp. Ayan. Tapos ang RT natin, syempre, Shimano Claris na 2-speed. Ito yung direct mount, yata. Kung daw ko nagkakamali, mga ka-erp, ito yung tinutornilyo dito sa pinaka-frame. Oh, excuse me, di mag-gay pa tayo. Eh, no? Downpull to, mga ka-erp. Ayan, ganda, Shimano Claris, Shimano Diore. O, oh, diba, ang ganda. At ito yung ating seat clamp. Eh, itong sink clamp ay yung pang, pang masungit. Ah, di, joke lang. Pang masungit, ano. Kasi mga ka-erp, mahirap-hiramin ito. Ayan, ang sakit sa tenga ng motor. Pasensya na mga ka-erp, nasa gilid tayo ng kalsada. Ayan, kasi hindi siya quick release. Tapos meron siyang ano, rubber. Meron na siyang cover dito mga ka-erp para hindi na siya malagyan ng alikabok para sa mga maingat sa seat post. Ayan, at seat post natin mga ka-erp, 27.2. May kapayatan nito mga ka-erp na 350mm ang haba, made from plywood, made of aluminum alloy, double bolt yan mga ka-erp. Medyo may konting setback siya, konti lang dito, konti lang naman. At ang ating pedal ay aluminum na Feimin. Yan, lapad to mga ka-erp. Yan, laban na rin tong pedal na to. Matibay rin yan mga ka-erp. At syempre ang upuan natin ay pine wood. Medyo pitit ito mga ka-erp. Medyo maliit ng konti. Maliit yung mahat nito. Pero ang ganda nung ano nyo, dito sa may bandang puwitan, may parang bukol dito, tapos may bukol doon, tapos may hiwa rito. Ayan no, ang laki ng butas mga ka-erp. Medyo maiksi lang talaga to mga ka-erp. Ayan. Matigas ang foam na makapal mga ka-erp. Tapos si parang ano siya, leather. Leather yung cover nung kanyang upuan, promise. Ayan, singawan ng utot, saka daluyan ng ihi yan. Kaya may butas dyan. Ayan, biglang ganun ano. At ang ating drop bar, ay made of alloy pa rin, made by pine wood, aluminum alloy, 420mm ang haba. Kita nyo naman, internal cabling tayo mga ka-erp. Yan o, napakagandang tingnan. Hindi masyadong busalsal ang ating mga kable. At ang kable natin ay Jaguar pa. Ang ganda mga ka-erp o. Ang ganda ng barrel adjuster ba to? Yan, yung ganyan o. So Jaguar, halos lahat ng wire natin Jaguar. At ang stem natin, pine wood, 100mm ang haba. So, pwedeng negative, pwedeng positive. Pero, since gravel bike tayo, magne-negative yan. At Neko ang ating headset. Ayan, nakikita naman. Na may ilan itong spacer? Dalawang 10mm at isang medyo maliit lang ito mga curve. Eh, hindi ko lang alam kung anong sukat nitong maliit na ito. Yan. Ganda, oh. At dito tayo. Eh, ngayon lang ako nakapag-bike check mga curve ng ganitong shifter. Double tap Senza SRX Pro. Ayan, double tap to mga ka-erp. Ayan, pag sa amin double tap, isa sa dalawa. Ayan, oh, ang ganda mga ka-erp. Itsurang ano to, yayamanin. Oh, Senza. Ganon din sa kabila. Itsurang yayamanin na talaga to mga ka-erp. Oh, ganda. At dito tayo ngayon sa caliper. Ang caliper niya mga ka-erp, flat mount na may adapter na pang 160mm. Ito yung maliit lang yun. Ang liit oh. Tapos, diretso siya dun sa tinidor. Yung iba kasi post mount, medyo nakaangat siya nandito. Kaya siguro tinawag na flat mount kasi flat. Ito nga yung mga ka-erp na hydraulic caliper. Activated lang siya ng kable. Ito. So, ito lang ang hydraulic dyan mga ka-erp. Tapos, ito kable na. Ayan. Pero hydraulic disc brake caliper ito. Hindi nga lang yung ano, hindi nga lang yung hose. Ayan, syempre, pro yan, pro. Yan, pro ang tatak ah. Tapos pro din yung ating rotor na 160mm. Ang ganda ng design ng rotor niya mga ka-erp po. Di ba? Itsurang yayamanin. At sa kabila, ganun pa rin mga ka-erp. Pro and na caliper, hydraulic caliper pa rin yan na flat mount. So kung mapapansin nyo mga ka-erp, ang lapit ng distansya ng tornilyuhan nung ating disc brake caliper. Ayan. At syempre 160mm din na rotor dito sa likod, gawa pa rin niya ng pro end. Ayan, no? Ang ganda, kulay yung dito sa likod niya. At ay, ito maganda mga ka-erp, natatanggal yung brake pad kahit hindi mo natanggalin yung caliper. Ayan.
So, pipihitin mo lang tong tornilyo na to. So, hindi siya nakaklip. Hindi kagaya ng iba nating disc brake caliper. Clip lang siya. Ito, tornilyo mismo. So, ito yung tatanggalin mo para malinis mo yung brake pad. Panalo to, mga ka-erp. Ang ganda. At syempre, ito ang ating kabila ng ating crank arm. So, ang ganda. Silver pala yung ano niya. Yung BB niya. Ayan o, buti pa yung bike may BB. Ayan o, sana all may BB. Ayan, biglang ganun. Ano. So, palagay ko mga ka-erp, wala na ako nakakalimutan dito. So, sulyapan uli natin to. Ang ganda o, thumbs up. So, ayan mga ka-erp, ang ating bike check video ng Pinewood Lancer 2.0. Nagkakahalaga nga pala ito ng 22,500 pesos dito yan sa Taurus Bike Shop. Ayan. So, tumatanggap nga din pala si Dio dito mga ka-erp ng home credit para sa mga gustong umuha ng hulugang pinapangarap nyo na bike. Ayan. So, ilalagay ko na lang sa description ang kanilang contact number, Facebook link, pati na rin yung Google Map para sa mga gustong sumadya at pag-avail ng kanilang Pinewood Lancer 2.0. Ayan. Siyempre, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button. Ayan, road. Hindi pala road. 9,000 na tayo mga ka-erp. So, road to 10,000 na tayo. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Bye-bye.